So yung ultrasound na kailangan kong gawin ngayon is yung transvaginal ultrasound ba? Yun. So nagtanong na ako sa Apollo and sabi nga nila nasa 12K nga daw or more than 1,000. 1,000 ba? 2,000? I don't know. In Philippine peso ha. So ayun. Punta tayo doon ngayon para magpa-check up. Kasi itong mga nakaraang buwan, almost 3 weeks na naman ko nireregla ng dire-direcho. And ang masakla pa doon is may mga blood clot, which is parang bumabalik na naman, like yung kagaya noon, yung ganong regla ko. Kasi nung umuwi ako ng Pinas, nagpa-ayos na ako. Ay, nagpa-ayos, nagpa-check up na ako sa doktor. And binigyan nga nila ako ng pampatama ng regla. But now, again, bumalik na naman siya. So, sure kung yun pa rin yung gagamitin ko na gamot para tumama yung period ko. So, ayun. Dito tayo sa elevator. Ayan na. Victor. So, ito na yung number ko. So, ito na lang ako. Medyo kinakabahan ako doon sa ultrasound ko. Kasi hindi ko alam anong nangyayari. Pero at least, malalaman ko na rin kung anong progress ng aking ito? Fibroid ko, lumaki ba o lumiit. Kaya ayun, good thing. Ah, kukwento ko sa inyo guys yung kung bakit ako mag-ultrasound ngayon. Kasi nga, well, later ipapakukwento ko sa inyo guys. Actually, matagal na akong nagpapacheck up dito sa Apollo. Simula pa nung nagbuntis ako doon sa anak ko. And then, after like 7 years, nagkaroon ako ng fibroid. And then, ayun. So, ang ginagawa ko, nagpapacheck up ako dito. But then, parang every 2 years, nagpapacheck up ako. Tapos, lumalaki nga daw yung fibroid. So, malalaman natin mamaya kay doktora kapag anong sasabihin niya regarding din sa result ng aking result ng aking ultrasound. Ayun. So, ayun guys. Nakuha na natin yung result. And eto na. So, sinend ko na kay doktora yung aking video. Ay, yung aking picture. Para ma-explain niya na sa akin mas further kung ano yung mga dapat gawin. So, pababa na tayo. Palabas na tayo. So, ayun. So, uuwi na tayo. Hanap lang tayo ng taxi, masasakyan. And then, go Rebels na. So, ayun lang. Apollo Hospital, eh.